Hello guys, so welcome back ulit sa ating channel Stockplay. At ngayon ay mag-update tayo. Mag-update tayo guys. And kasi kahapon hindi tayo nakapag-upload. Ayan, bali pangalawang video natin to. Okay, today. And babawi tayo. Ayan, so yung kahapon na din natin nagawa na update. Ayan, ngayon natin gagawa na update. Ayan, let's start with SPN Easy, ano? So, mabilisan lang tayo. Okay. So, silipin natin. So, right now is, you know, 1.73 na guys to. Medyo goods, no? Okay. And we have here, yun na. Higher low tas higher high. Which is good. Okay. So, since nung nag-breakout dito, since nung kanyang all-time high noong 2022 January, so meron na tayong higher low and higher high. Ayan, and sa daily chart, pag sinilip natin, siya ay nasa taas na ni 200 day moving average, which means si SPNEC right now is bullish. Okay, so bullish siya ngayon. And even na siya ay bullish, so yun nga lang kasi overbought, pero it doesn't mean na pagka-overbought na is hindi na po siya magra-rally. Okay? So pwede kasi mangyari, since nasa overbought, so pwede extend or mag-pullback tayo. Bounce, pullback, bounce, pullback. And kung siya ay ano dito guys, pag-i-stay dito sa overbought area, which means, okay, papataas tayo ng papataas. So, yun nga lang kasi pag nasa overbought area na is medyo risky. Ayan. So, that's why medyo ano tayo, na kumbaga, nag-iingat din tayo. Ayan. And tingnan natin kung may confluence ba or something, since nasa taas naman na siya ni 200 day moving average. Ayan. We have here, so, alos nag-retest na nga dito sa may next resistance natin, no? Yung sinabi natin before sa 1.73. So, yeah. Let's see guys, ano kung may hit yun. And sa lower time frame natin, ayan, kasi dito sa daily chart, we have here high tas higher high, eh. Diba? We have here high tas higher high. And sa ating RSI. So, pwedeng flat. Pero for now is high, lower high to, eh. Which means, okay, pwede mag-play out si bearish divergence, okay? Base po ito sa daily chart. And sa lower time frame, pag sinilip natin yan, let's wait for a while, okay? So, medyo overbought din ito, okay, sa 4-hour chart, ayun, oh, diba? Ayan, so tignan natin, ano, 4-hour chart and sa daily chart, parehas, overbought. Overbought din dito guys. So medyo flat dito sa RSI, tas dito naman higher high. So pwedeng divergence din sa 2-hour chart. And sa 1-hour chart, same. Okay, lower high tapos higher high dito. Ayan. So medyo ingat lang ano. Pero next target natin dyan kasi is ito si 1.73. Next natin is itong si ASEN. Okay. Silipin natin to guys. Super init ngayon. March na March na talaga. Summer na. Super init. Weekly. So, sa weekly guys. Oh, nice one. So, medyo solid to, no? Nag-bounce si ASEN. Okay. So, right now, yung last candlestick niya, okay, Friday kahapon to. Which is nasa galaan tayo kasi kaya wala tayo upload. Kaya so medyo nag-relax muna tayo for a while. So ngayon is nag-rally nga ano, from here sa may support natin. So nung Thursday kasi is doji. Neutral siya eh. Nung Thursday tapos nung Friday, boom. Solid yung candlestick natin right now. And yung ating resistance dito, remember 6.45 yan. Okay. Ayan, so sa 200 day moving average,
Ayan, so medyo malayo pa rin kasi. And remember, sinabi na natin to before, no? So kung babalikan to guys, si gap down natin dito. Ayan, kasi may gap down tayo dito eh. So pwede natin ano to, gawin target price since ito ay bounce, okay? So bounce yan eh. Talbog eh, di ba? Ayan. 6.45, 6.6, tapos yung third. Okay, para ma-fill tong si gap down ito, 6.7. Okay, so tignan natin kung may hit yan guys, no? And so far, medyo maganda yung kanya itsura. And at the same time, hindi pa naman siya overbought at medyo malayo pang actually. Nasa 50 pa lang tayo, 49 point something kasi. Okay. So for our chart, ayan, so let's move here. So neutral dito, tignan natin kung ano mangyayari sa Monday. Same here sa 2-hour chart. Neutral din pero hindi pa overbought, ano? And pag sinilip natin sa RSI, normal ano lang siya. Normal na pagbaloktot lang to guys. Yung nakikita natin right now, ayan. Pero dito sa 1-hour chart, so medyo naka-fling siya. Medyo nakabaloktot papataas. And then, kung sisilipin natin, ano, di pa siya overbought actually. Kaya may chance pa to na mag-retest or even might see 6.6 and see 6.7. Okay? So, tignan natin yung mga ano dito mangyayari. Okay? Kaya yan. Kasi for the meantime, ito yung kanya itsure. Which is good. We have here low, higher low, tas higher high. Diba? Low, higher low, high. Ito yun. Tas higher high. O, diba? So, medyo goods. Tignan natin yan. Next week. Okay, Monday. Next natin dito. Let's wait muna ma-save. Okay, so save na siya. Let's proceed dito. Okay, silipin natin. Okay, punta tayo sa weekly chart. Tingnan muna natin kung ano yung sentiment natin dito based sa weekly chart. So medyo bearish. At pagka sinilip natin, medyo mahaba yung week sa may taas ng candlestick. So ano yun? Rejection yun guys. Okay. And yung support natin, ayan na. 2.79 yung susunod. 2.75. So ayan po yung next two supports natin for dito. Based ito sa weekly chart. Okay. And sana lang mag-hold nga dito sa may 2.79. Ano. This is very crucial support because dito po kasi nakaukit yung ano natin eh. Kumbaga, ito yung magiging representative natin ng higher low. Okay, prior dito nung 2022 October low. Ayan, no, 2 point something, 2.45. Tapos dito nga 2.75. Ayan, so tignan natin to, no? Higher low, higher highs. Pero since nung siya ay nag-retest dito guys, 3.6 na laglag ni. So medyo ano na rin yan. Kumbaga, malaki na rin, ano, 2.85 right now. Tapos, okay, so sa daily bounce, tapos medyo sell off tayo Thursday, Friday, which is bad. Ayan, pero tignan natin kasi dito, still pwede pa rin to kasi mag-retest dito sa 2.79 or even dito sa 2.75. Ayan, so medyo strong support to kasi si 2.75 na. Ayan, pagka sinilip natin dito. And overall, syempre, since nasa baba tayo nito 100-day moving average, still bearish. Ayan o. Diba? So, very visible naman dito. Lower time frame. Okay, so 9 minutes sa tayo. Okay. So, dito guys, sa lower time frame, same lang. Ayan. Lower highs, tapos lower lows. Which means, yun nga, since no February 27, ano, bearish na tayo hanggang ngayon. And tingnan natin kung mag-hold dito, no, malapit sa 2.79, saka syempre sa 2.75. Ayan. So yung kasi yung ano natin, naabangan natin yung support, ano, just in case na malaglag pa siya, etong si dito. Ayan. So let's move. Okay, so last 2, APL tayo guys. Ngayon, so sige, bakbakan na natin to. Okay, para matapos na.
weekly tayo, guys. So sa weekly, ano nangyari kahapon? Ayan, pero sa weekly chart muna tayo. So still ganun pa rin, still the same, kasi ano eh, nag-close po siya dito sa weekly chart ng neutral eh. 'Di ba? So pag neutral, ang usual na candlestick natin diyan is doji. 'Di ba? So doji. Same here sa daily chart natin, still doji pa rin siya. Okay? So the good thing we have here, higher low. Yun nga lang yung ano dito is wala tayong higher high. So supposed to be dapat makapanik kasi rito above here sa 0.035. And pagka sinilip natin, syempre wala pa dyan si 200, kailangan natin i-consider natin to, no? So alas retest na rin dito. Ayan, so very tight lang kumbaga, super close. Let's see. Ayan, so as long as na mag-hold tayo above here sa 0.03, still goods. So yun nga lang, pagka kasi nalaglag yan, ma-invalidate na tong first pattern natin, ano, which is, ayan nga, inverse head and shoulder pattern possible. So kung malalaglag nga, edi, okay, possible naman, yung second pattern natin, double bottom pattern for APL. Last but not the least, itong si PHA. Okay, wait lang natin. Okay, goods. PHA. Bakbakan na natin to. Last but not the least. So, i-revisit muna natin dito sa weekly kung ano ba itsura. So, nag-hold lang siya. Okay. This week, holding on pa rin dito sa may support natin malapit sa 0.3. So, still consistent pa naman siya, no? Higher lows. Tapos, meron na tayo ditong higher high. So, sana masundan pa to. And ang ano dito, ang very crucial dito kasi is yung previous peak niya, no, eto, which is malapit sa 0.41 resistance. Ayan siya, eto. Ayan. Okay? So, sa daily chart, syempre, speaking of 200-day moving average, ayan, so still bearish. Pare-pare sila halos eh. Parang copycat, no? ASEN dito, APL page. So, ang daiba lang dito sa video natin. Okay? Among sa lima na yon, si SPN easy lang yung nasa taas ni 200-day moving average. Okay? Ayan. So, yung apat is medyo laging na siya. Compare sa SPN easy. Ayan, tingnan natin to, no? Since yung nasa baba pa rin ni 200 eh. Kaya considered pa rin pang bearish siya na. And kung di nga mag-hold dito sa 0.29 or 0.3, malapit kasi dyan. So next natin, ito na nga, 0.28. Ayan, so tingnan natin ano, kung anong mangyayari. And sa RSI, so medyo kumbaga mukhang sideways, diba? Ayun, patalbog-talbog lang siya actually. O, diba? So tingnan natin yung mga mangyayari. Ayan. Pero for me kasi mas okay kung ano siya mag-oversold eh. Pero hindi pa laging ganun yung scenario natin na kailangan mag-oversold para siya ay magkaroon ng mataas na bounce. Okay? Pero mas maganda yung setup na ganun kasi. Okay? So sa lower time frame, okay, ano ba? Same lang eh. Ayun o. Diba? Tapos meron tayo ditong kung mag-ano tayo dito, no? Kung mag-extend tayo, still nasa loob pa rin ng trend line, no? 1, 2, 3, 4, 5. Possible dito, 6. Okay, possible Monday, Tuesday, Wednesday, tatama rito sa may trend line natin, ano? Ayan. And I think tapos na po tayo and maraming salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye. I'm out.